guys, welcome back to my channel. Kumusta kayong lahat? Sana okay lang kayo, kagaya ko. Isang linggo na rin pala ako hindi nakapag-upload. Kasi nga medyo busy si Inday. Alam nyo naman, katulong, pag DH ka, maraming trabaho sa bahay. Kaya ngayon lang ako ulit nakapag-edit ng video. So, ngayon guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga disadvantage bilang isang OFW. So, alam po natin na marami pa rin Pilipino ang nagbabakas sakali at naglalakas loob na umalis ng bansa sa kabila ng COVID na sa kabila ng pandemic ngayon na kinakaharap ng mundo. So, ayun guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga disadvantage ng isang OF. Siyempre, bukod po sa dapat positibo tayo, pag nag-a-apply pa lang, kailangan alam mo rin po yung mga disadvantage ng isang OFW na kakaharapin mo dito, lalong-lalo na po dito sa Middle East. Marami pong disadvantage na kakaharapin ng isang OFW. So, umpisahan po natin. Una, discrimination. Mararanasan po natin dito ang discrimination. Lalong-lalo na po yung mga DH, mga nasa bahay lang nag-work. Kung may kasama kang, lalo na po kung may kasama, hindi po natin maiwasang maranasan yung discrimination, lalo na pag may kasamahan ka dito na ibang lahi. Iba-iba po ang ugali nila. Kahit na kapwa nating Pinoy, mararanasan natin discrimination. Halimbawa, matagal na yung kasamahan natin, medyo ano na siya, mataas sa'yo. So, mararanasan mo po yung discrimination. Hindi ko na po i-elaborate lahat. Basta yun po, discrimination, mararanasan mo. Pangalawa pong disadvantage na mararanasan mo dito sa ibang bansa is yung malayo ka sa pamilya mo. So, alam naman natin, umalis tayo kasi nga para sa pamilya natin. Pero pag nandito ka na po, mararanasan mo yung lungkot na malayo ka sa pamilya mo. Kahit, halimbawa, single ka, yung mga magulang mo, kapatid mo, mamimiss mo. Kung may asawa ka naman o kaya may anak, ayun po, hindi po natin maiwasang hindi malungkot. Lalo na kung pagkatapos ng trabaho natin, nandito na tayo sa kwarto, doon mo mararamdaman yung lungkot. Pasalamat na nga lang tayo ngayong mga kasalukuyang OFW kasi nga may free na tayong communication sa ating kagaya ng Messenger, ng ano pa yung mga ano natin, Imo, may ganyan. Marami na po tayong mga pwedeng gamitin communication sa pamilya natin. Unlike noong 80s, 70s, 90s, wala po silang communication sa pamilya nila. So, pasalamat pa rin tayo ngayon. So, yun po yung pangalawang disadvantage na mararanasan mo dito, yung malayo ka sa Number 3 po, mararanasan natin disadvantage dito is overwork. Kagaya ko po, isa akong kasambahay. Pero pasalamat po ako kasi hindi ko po nararanasan yung overwork dito sa trabaho ko. Kasi mabait po yung amo ko. I-example ko na lang po yung sa iba. Kasi yung iba, may mga nakaka-chat ako, mga kakilala ko, nasa higaan na ako, nag-cellphone, sila nag-chat na, ano pa, may trabaho pa sila, nag-aalaga pa ng bata, ano pa lang nila, dinner. So, ayun po. Hindi po natin maiwasan kasi hindi naman pare-pareho yung mga employer na mapupuntahan natin. So, yung iba nakakaawa, yung iba wala ng tulog, so ganun po. Pero kailangan natin expect mo na po yung bagay na yun bago ka po umalis ng bansa.
dapat alam mo na po yun na mararanasan mo yung overwork. So, pang-apat pong mararanasan natin na disadvantage bilang isang OFW is haharapin mo mag-isa yung hirap. Harapin mo siyang mag-isa kasi nga ikaw lang yung nandito. Wala kang pamilya, wala kang kamag-anak dito na tutulong sa'yo. Kung halimbawa magkasakit ka or ganun po, halimbawa magkasakit ka, mag-isa mong aakuin yung hirap, yung sakit, kasi nga mag-isa ka lang, mag-isa kang lalaban, wala kang pamilya, ikaw lang yung tutulong sa sarili mo. So, naranasan ko yung one time, nagkasakit ako, tapos, hindi ko maiwasang hindi maisip si mama, kasi nga, sa tuwing may sakit ako noon, lagi nandyan si mama, kahit nung may anak na ako, lagi nandyan si mama. So, nung nandito na ako, tapos nagkaroon ako ng sakit, hindi, na-miss ko siya, naiyak ako na, napakahalaga na kasama natin yung nanay natin. Pero dahil nga nandito ka sa abroad, mag-isa ka lang, so mag-isa mo pong haharapin yung hirap, yung sakit mo, so mag-isa ka rin babangon. So, ayun po. Number 5 na mararanasan natin na disadvantage is yung pressure po sa work. So, bilang kasambahay po, ayan pong pressure sa work na yan. Is mararanasan lang natin yan sa una. Kasi nga, pag tumagal na, masasanay ka na. So, hindi ka na mag-pressure. Sa una lang po natin yan mararanasan. Is, tsaka depende rin po sa magiging amo. Kasi meron din po mga amo na kahit matagal ka na yun, kung makaano pa sila, makautos, yung parang pinipressure ka nga. So, ayun po yung pandimang mararanasan natin is yung pressure sa trabaho. Halimbawa, isa kang kasambahay, tapos ang dami mong alaga, tapos palautos pa yung mga amo mo. Kung hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo. So, ayun po, nakakalungkot na mag-isipin na nagtrabaho ka dito, tapos yung mararanasan mo yung pressure sa trabaho. So, ayun po yung kailangan nyong malaman sa mga aalis pa lang. Ayun po, yung pressure sa trabaho. So, yung pang-anim na disadvantage bilang isang OFW is yung workload. Tumaas yung workload, pero hindi tumaas yung sahod. Sad to say, guys, ganun talaga yung nararanasan ng ibang OFW dito. Ako bilang isang DH, bilang isang kasambahay, naranasan ko po yung sa una kong amo, sa ngayon hindi po. So, naranasan ko yung sobrang dami ng trabaho, tapos hindi po ako tinaasan ng sahod. Tapos yung mga nasa company naman po, yun yung mas nararanasan nila, yung sobrang trabaho, tapos hindi po tumaas yung sahod. So, ang hirap po nun, guys, kasi trabaho ka ng trabaho, tapos hindi man lang tumaas yung sahod mo, kahit man lang konti, diba? So, expect nyo na po yun, guys, na sa mga alis pa lang, yung mga disadvantage, bukod sa positibo po tayo sa pag-alis natin, kailangan mo rin isipin yung mga disadvantage na mararanasan mo dito sa ibang bansa. Lalong-lalo na po dito sa gitnang silangan. Iba po ang trabaho dito. Sobrang matatawag kong mabigat na trabaho dito sa gitna. Ito po yung pampito na disadvantage na mararanasan mo dito. Yung mahirap pong makakuha ng justice pag inabuso ka. So alam naman po natin yan na kahit sino pang presidente na namuno sa atin,
napakahirap pong makuha ng hustisya. Marami nang namatay, marami nang pinatay, marami nang ginutom, marami nang inabuso dito sa ibang bansa. Pero never, never po tayo nakakuha ng justice na masasabi natin, halimbawa, nakulong yung employer. No, hindi po. Hindi tayo nakakakuha ng justice. Ang lungkot naman po isipin, di ba? Nagtrabaho ka para sa pamilya mo, tapos makakuha ka ng employer na mapang-abuso, mapang-api, tapos hindi po natin makukuha yung hustisya na nararapat. Nakauwi ka na ng bansa, pasalamat ka na lang kung makauwi ka ng ating bansa. E paano kung pinatay ka dito? Di ba marami pong marami tayong nababalitaan na pinatay, yung iba hindi natatagpuan, yung iba nawawala, iba ang saklap. So yun po yung disadvantage na pinakamahirap ditong mararanasan. So ayun guys, ito po muna yung maibabahagi ko sa inyo, yung disadvantage bilang isang OFW. Sana po may natutunan kayo. Thank you guys, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga video ko. Matutulog na po ako. Bye bye.